Dito tayo mag-gate mga kabukal sa gate dyan. May poste pa yan, may gate dyan. And then meron tayong arco sa taas, nakalagay Flintstone. Flintstone. Hindi, syempre Kabukal's Farm. Kabukal's Backyard Farm. Tapos nakaukit dun yung pagmumukha ko. Hindi, joke lang. Kabukal's Backyard Farm. Yan po ating magiging arco. Welcome to Kabukal's Backyard Farm. O, yan o. From outside mga Kabukal's. So, nasa labas tayo. Dito tayo sa lote ni Sir Barok. Ayan. Sa kayo mga katabi ko naman dito mga Kabukal's. Mga viewer, subscriber din po natin yan. Ayan. Hello mga Kabukal's. Ayan o. Finishing touches na lang yung ginagawa namin. Si Emon gumagawa ng fire glugan. Si Renan nagtatali din ng net. So ito. Ito na yung pinakahuling stage ng ating paggawa ng chicken coop. And then after neto, pwede na natin ilipat yung ating mga decal brown. Ayan. Wala, bre, para saan? Yan mga Kabukal's, mamaya papakita ko sa inyo yung finished product. Ayan na mga Kabukal's, oh. So may net na tayo, palibot. Yan, hanggang taas yan. Yan. Then ito nakatali pa rin sa baba. Sa baba nakatahi. And then sa taas nakaano lang yan, nakapako. Yan. And then ito inipit ng kabayan. May mga sira-sira kasi ito lumang net to. Kaya tinahi-tahi na lang namin yan. Ito yung galing sa breeding pen. Kaya may mga tahi. So, nag-asosan na lang talaga tayo mga Kabukal sa yero, saka sa kahoy. Pero itong mga net, existing pa rin naman yung nagamit natin. And then yung yero nga na dito sa pinakabubong. Luma, yun pa rin yung luma. And then sa sidings, yun pa rin yung luma. Si Emma, si ano, Renan, luma din yan. Ito, gumagawa na si ano. Kaya mo nang paitlugan natin yung patungan. Yung patungan ng tray natin yung mga Kabukal's. Kasi yung ginawa ko doon, ano lang yun, pachamba lang yun. So, nagpagawa lang tayo ng mas maayos talaga. Ayan, para paglipat ng mga manok dito, ultimano meron na silang fight lugan. Ito mas mahaba, 12 feet yung kahoy. So, mas marami tayo may lalagay na tray dyan. And then, 3 feet lang yung taas natin mga Kabukal's. Hindi na natin pinataasan masyado. Para yung manok hindi rin mahirapan lumipad. Hindi rin naman kasi po pwedeng sobrang baba. Kasi base sa experience ko, tinatambayan nila pag sobrang baba. So nadudumihan yung itlugan nila na iiputan na naiiputan. Sakto lang yan yung ganyan kasi yan ang gamit natin ngayon, yung ganyan kataas. Gumagana naman. Kaya ginaya lang natin kung ano yung meron tayo doon ngayon. Maaliwalas mga Kabukal's, oh. Mahangin, pasok-pasok talaga ang hangin, oh. And secured na secured sila. Yan, itutur ko kayo mga Kabukal's mula sa labas. So ito nga yung ating baboy yan. Yan, ito hindi pa naman to yung layout talaga mga Kabukal's, ah. Baka na misunderstood ako ng iba. Hindi pa layout yan, minarkingan ko lang yan. Ano lang yan, pachamba lang yan. Hindi pa yan talaga yung layout. Ili-layout pa yan syempre. And may sinusunod po tayong muhon dyan. So hindi tayo po pwede lumagpas talaga. May muhon po yan eh. Hindi po tayo lalagpas sa muhon syempre. Ayusin pa yan, iaabante pa dito yan. Inano ko lang yan para makita kung saan ilalagay yung kulungan ng baboy, kung saan ilalagay yung ating mini fish pan. Ayan. And syempre yung pagtatanim po ng fruit bearing trees, ano yan,
Hindi natin masyadong ididikit sa bakod. Nandito yan sa labi nung ano. Kaya nga 4 feet po yung ano eh. 4 feet yung pagitan natin ng fish pan saka ng bakod. Kasi ang gagawin po natin dyan, yung mga fruit bearing trees, dito natin ilalagay talaga yan sa gilid mismo ng fish pan. Ito tatambakan kasi yan eh, para maglalagay tayo ng malaking pilapil dyan. 4 feet wide na pilapil paikot yan. Pilapil ibig sabihin yung lupa po na nakaumbok. Na parang sa palayan, lupa po na nakataas yan, nakaumbok. Yung nanggagaling po dito, hinuhukay, itatabon dito, paikot yan. Para siyang may pilapil na malapad na 4 feet. Yung puno, mga fruit bearing trees, dito natin itatanim sa gilid. And syempre, ititrim natin yan para hindi po lumagpas sa kabilang lote. Ganun din po sa, doon sa side na yon, ganun din po gagawin natin. And then ito, tutusukan natin ito ng Madre de Agua. Lahat po ng poste na yan, papartneran natin yan, tagdadalawang puno ng Madre de Agua. Yung matatangkad na ang gagamitin natin yan. Hindi cuttings. Yung ultimanong matangkad na putol na. Para pag tumubo na, lumaki na, maging suporta po sa ating mga poste. Lahat po yan magkakaroon po ng partner na Madre de Agua paikot. Yung Madre de Agua naman kasi, hindi naman po gano'n lumalaki yan. And ano yan, ginagamit nga po natin. So from time to time, matitriman po yung Madre de Agua. Yan. Yan, fish pond, kulungan ng baboy, chicken coop ng ating mga layer de cob browns. Then ito yung ating ibang mga manok. Then siguro yung poso, dito na lang natin ipoposition sa gitna yung poso. Sana makuha na ng baloy dito kasi mangyayari po niya, pag hindi nakakuha ng baloy, lilipat sila sa ibang lugar dito sa loob ng lote. Pero sana naman makakuha na dyan para maganda, hindi masira yung aking plano. Ito tayo. Tignan natin from outside. Oh, labas tayo ng perimeter. Ito na yung ating perimeter. Dito tayo mag-gate mga kabukal sa gate dyan. May poste pa yan, may gate dyan. And then meron tayong arco sa taas, nakalagay Flingstone. Flingstone. Hindi, syempre Kabocals Farm. Kabocals Backyard Farm. Tapos nakaukit doon yung pagmumukha ko. Hindi, joke lang. Kabocals Backyard Farm. Yan po ating magiging arco. Welcome to Kabocals Backyard Farm. O, yan o. From outside mga kabocals. So, nasa labas tayo. Dito tayo sa lote ni Sir Barok. Ayan. Sa kayo mga katabi ko naman dito mga kabocals. Mga viewer, subscriber din po natin yan. Ayan. Oh. Let's think, always think positive. Let's get rid of those negativity in our minds. Always fill your mind with positive inputs. Diba? Lagi tayong positive. Kasi pagka puro tayo negatibo sa pag-iisip natin, mga kabocals, mag-hesitate tayong gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. Maraming tatakbo sa isip natin, baka ganito, baka ganun, baka ganyan, baka ganere. Always think positive. Lahat naman po ng problema, kung sakasakali magkaroon tayo ng problema, meron pong solusyon yan. As long as nasa loob tayo ng ating lote, wala tayong binaviolate na rules outside our property. Kung may magre-reklamo man, mamamahu man yung baboy, may pangaparaan naman yan. In the event na talagang dumami na yung tao rito, let's say 10 years from now, nakita nyo yung paligid natin mga kabocals. Do you think 6 years, 7 years from now, magbabago po yan ng basta-basta? Hindi. It will take about 10 years siguro bago gumalaw yan, bago magbago yan. By the time na maka 10 years tayo rito, do you think mga kabocals, sa pagsisikap naman natin, di ba? Siguro naman makapagpupundar na po tayo ng talagang farm. Ito naman po is stepping stone. Hindi natin kaya ng malaking farm . Hindi natin kaya bumili ng malaking property. Stepping stone natin ito mga kabocals. Yun nga,
sa patuloy ng pagsisikap, pasasamba at makakabili rin tayo ng talagang malaking property, malaking farm na kung saan yung magagawa talaga natin lahat ng farming na gusto natin. Pero sa ngayon, ito lang muna. Yan. So kasi, pag inisip mo kasi negative ka kagad, baka ganito, baka magreklamo yung mga kapitbahay mo, baka paalisin ka dyan, i-petition ka, i-reklamo ka. Pagka puro ganun po ang nasa isip natin, mag-hesitate po tayong gawin ito, yung ating project. O kung ako po isang negatibong tao, ganun po ang aking pag-iisip. Diba? Sa tingin nyo ba itutuloy ko yung mga pinaggagawa ko na? Hindi. Kasi doon pa lang, sa pagpaplano ko pa lang, negative na kagad ako. Wala pong mangyayari sa buhay ko. Alam nyo mga kabukas, kaya nandito po ako sa katayuan na ito. From promodizer, call center agent. Nag-resign ako as call center agent. Sumabak ako sa farming, vlogging. Hindi ako sumuko. Hindi naman ako basta-basta nakilala eh mga kabukas. Although hindi naman ako ganun kasikat. Hindi ko naman sinasabing ganun ako kakilala. Pero at least, di ba, meron na po akong pinakakitaan sa social media. And yung ating mga mini farm ay kumikita na rin naman, di ba? Kung ako po ay sumuko noon pa, eh, hindi po natin mararating itong ganito. Hindi po tayo makakuha ng ganitong hulugan na lupa na talagang sa atin na, di ba? So, yun po. Ano kasi, gusto ko kasing maging inspiration po doon sa mga nanonood sa akin. Kaya lang po, meron pa rin po talagang mga ilang viewers natin na sobrang negatibo po talaga ang kanilang mindset. Nakakaano po yun doon po sa mga sumusunod sa akin na nagsisimula pa lang, nagpaplano pa lang. Pag nabasa nila kasi yun, di ba? Malaki rin pong epekto sa kanila. Eh, paano kung yung tao po na nakabasa nun, eh, mahina rin pong paninindigan sa buhay. Madali pong madiskaril. Eh, diba? So, hindi niya na itutuloy yung kanyang plano. Imbis na nai-inspire ko siya, masisira po yung kanyang mga plano, yung kanyang mga gustong gawin. So, ang aking pong may advice, let's get rid of the negative vibes. Fill your mind with positive inputs. Positive lang mga kabukas, positive. Diba? Ang tatandaan po natin sa buhay, lahat ng problema ay may solusyon. Don't be afraid to pursue your dreams. Kasi pagka sa pagpaplano pa lang takot ka na, hindi ka aabante. Kasi takot ka eh. Hindi ka susubok eh. Diba? So yun pong aking ibabahagi sa inyo. And ito na nga po. Ito sarado to mga kabukas ha. Sasarhan natin yan. Magkakaroon po ng mga yero yan. May mga yero po yan. And ito yung lote nating kaibigan na si Ate Ninfa. Ayan. Yan o. Nakita yung itsura nito. It will take 10 years pa siguro mga kabukas bago maging congested itong area na to. Bago maging highly urbanized. As of now mga kabukas, ito pong area na to, ito mga subdivided. Kaya nga po tinawag po itong subdivided farm lots. Diyan po tayo yan po ang kategory ng ating area na to, itong property na to. Doon po sa hindi nakakalam, sa munisipyo po, meron po silang tinatawag na residential category, farm lot category pala, sa mga yung parang, hindi ko sakto yung alam yung proseso na ano ko lang kay Ate Glenda. Pero ito po, ang kategory po niya is farm lot pa po. Ayan. Ngayon, para po ito ay maging mapalitan po ang kategory niya as residential. Ang tawag doon, ma-rename ba? Hindi ko alam yung hindi ko natandaan yung saktong term, pero para ito mapalitan as residential area, manggagaling po ang petition or ang request sa mga taong nakatira dito. Halimbawa, dumami na mga tao dito. O gusto nilang mapalitan yung kategory ng area na to. I-request daw po yan sa munisipyo. To be a residential area. Yan. Pero sa ngayon, dahil po ginawa nilang category as, nag-start po sila category as farm lot po siya ang category niya.
Yan. Ano lang po 'yon? Added information lang po sa mga hindi nakakaalam. Ito naman po hindi ko rin alam na ano ko lang 'to, nahagip ko lang 'to kay Ate Glenda na hagip. Sombrero niya. Mon. Sombrero ba 'to? Oo. Wala stick nakarating dito. Ha? Masyal. Ayan mga kabukas ang ating lote. Ayan ah, yeah, let's get rid of our, let's get rid of those negative vibes and fill your mind with positive inputs. Always be positive in life. Kahit na if you feel hopeless, if you feel weak, basta ang isip mo ay nananatiling positibo sa buhay, may pag-asa mga kabukas, may pag-asa. Ngayon, kung kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka katalino, gaano ka ka-professional, kung punong-puno ka namang ng negatibo sa utak, eh wala rin mangyari, di ba? Dadaigin ka pa ng walang pinag-aralan, pero punong-puno naman ng positive energy ang kanyang utak. Utak talaga. Parang bulalo lang. Ganyan po yun. Yun po aking paniniwala. Pasintabi po sa may ibang mga paniniwala. Pero yun po. I-consider po natin yung mga iba nating mga kababayan na nagpaplano rin po sa buhay. And nagiging sandigan po yung ibang tao. Nagiging pattern po yung katulad ko. Iniidolo, ginagaya. Huwag po natin sirain yung kanilang momentum. Ayan. Ayan po. Diba? Oh, boss. Spray na ulit. Wala. Ah, pag, oh, kasi pag umuulan, wala rin spray na. Oo. Ay, sa sitaw. Ayan, mga kabukas, mga all tenant dito na nagtatanim at na nagiging kaibigan na rin natin. Kasi nga, we are always positive in life. Ayan, balik na nga tayo. Mamaya may papakita ko sa inyo mga vocals. May binuksan kaming bagong area doon. Ano. Ganun pa rin. 2,500 per square meter pa rin. 40,000 down payment. 6 years to pay. 6,000 reservation. Mamaya silipin natin, papakita ko sa inyo. May residential lot, may commercial lot, may inner lot. Balik natin yung sombrero nyo. Layo na narating. Oh, yung ano mo, long ranger mo. Yung cowboy mo. Yung cowboy. Nakarating din sa kabila. Ito mga kabukals, ano to, temporary to. Kasi ang gagamitin natin dyan, yung pintuan na babaklasin namin doon sa ano, sa chicken coop doon. Ano? Okay, so all right. Ayan mga kabukas, so ito yung sinasabi kong isa pang area. Doon tayo galing, andun po yung entrance ng ating lote. Ayun sa pinaglabasan ng truck na yon. Ito kasama pa. Kasama pa to sa ito pala siya. Kasama pa to sa isang area na binibenta or sinasab, di ba? Ito si Kuya Greg. Yan pala yung taniman mo? Hinahawa na nila. Bago pa. Mga bago pa lang ah. Bago pa lang. Sa ulan ka lang talaga umaasa na ano no? Mga namumulaklak pa lang ano. Ang haba pala ito, hanggang sa baba ano. Yan yung Sailing Taiwan, saka yung kabiyak dito. Ay, yan. Ayun pala yung sa atin doon. Oo, oh, yan. Ay, na, oo. Oh. Ayan, doon pala tayo galing mga kabukas. So, talagang dami mong ginagawa, no? Ay, kanina umaga, nagtupad kami. Kaya panali na kami pumita ng sitaw kanina eh. Alas-onsi kami pumita. Alas-onsi na. Talagang sipag lang. Talagang sipag. Oh, inaano ko binablog.
Binablog ko si Trey. Ito yung ano, no? Kasama to doon sa ano nila. Oo, kasama to. Kasama to. Nabili na yan eh. Kausap ko na rin yung nakabili ng lote sa gitna natin. Ah, nakuha na rin yan? Pinoy number ko at pinababakuran din eh. Kaya nga lang eh. Ay, may mo. May ano ka pa eh. Hintayin mo pa maubos yan eh. Matapos eh. Oh. Pero may muna yan, may muna. Puno na ng muna nang nasa ulo. Maganda rito area na to, overlooking oh. No? Dito na nga talaga pwesto. Oo. Ito, mga nabili na ito. Commercial kasi ito eh. Talagang tanong. Ito talaga maganda rin ano. Ayos ah. Sige, dito muna ako. Ano pala, yung tao ko na lang daw gagawa. Nung baboy, kasi sobrang busy ka rin eh. Pero marami pa naman ako pagagawa doon pag libre ka. Sabihan kita. Sige. Sige kaya. Ayan mga kabukals. So ito, may kubo na dito yung ano, sila Sir Eman. Ayan, kung gusto nyo bumisita mga kabukals, oh, mag site viewing, oh, may kubo rito na makapagpapahinga kayo. Ito, hinawa na nila. Oh, dinamuhan na. Nililinisan nila Sir Eman. Ito mga kabukals, kasama to doon sa property na akin nuna natin na karugtong. Ayun, doon tayo sa may kabila noon. Doon tayo galing. So ito po, yung inner lot nga is 2,500 per square meter. Minimum cut natin is 100 square meter. 40,000 po ang down payment. And 6,000 po ang reservation fee. Ayan. So ito nga, nakakuha na rin dito kay Kuya Greg. Oh, yung may mga sitaw na yan. Pinapatapos lang siya mag-harvest. And then magbabakod na yung nakakuha. And ito, commercial lot po ito. Ayan, commercial lot. Sa commercial lot po yata, dito sa area to, 4,000 per square meter po. Yung commercial, ayan, yung tabing mismo ng kalsada. 4,000 per square meter. Ganun pa rin, 40,000 ang down payment. Ang reservation fee ay 6,000 din. Yun naman po, ibabawas po yun sa total contract price, yung 40,000 po na down payment. Yan, so naglilinis na sila dito. Ang ganda ng kubo. Bagong-bago. Kaya sila nakabili nito. Ayan, so puntahan natin yung isa pa. Ito, commercial lot mga kabukals. Dito sa bandang itaas na to. Commercial lot ito. Tabing kalsada na. Ayan, oh. Tabing kalsada na. And then, yun, kay Kuya Greg. Iyon ang inner lot simula doon pababa. Ayan, mga pababa. Inner lot po yan, hanggang doon sa may baba. Mga inner lot po. Yan po yung 2,500 per square meter. Ayan, titignan natin yung kasama. Meron pa doon. Ayan mga kabukal, so doon tayo galing. Ito yung isang tapyas. May isang tapyas pa rito ng commercial lot. Ito. Isang tapyas po ito ng commercial lot. Hindi po lahat yan ha. Ito lang pong frontage na commercial lot. Dito tatapyas lang po. Dito po is 5,000 per square meter. Commercial lot ha, parang isang mahaba lang na ganun. Hindi po tayo pupunta ron na loob. Dito lang po sa bandang ano, 100 square meter nga po yung minimum cut. Commercial lot, isang pahabang ganyan. Yan, hanggang dun. Ito, pinapatapos lang po mag-harvest yung palay. Pero yung palayan dun mga kabukalas, hindi gagalawin yan. Ito lang ano. Ito lang bungad na to. Ayan. Commercial lot po. 5,000 per square meter. Ayan o, along the road talaga. Ang ganda o. 40,000 ang down payment. 6,000 ang reservation fee. And ano, 5,000 per square meter po. Ganda o. Ayan, ayan, ano, tabing kalsada na talaga. Ayan. Ayan, pumasok ako. Ayan, and then dito tayo galing. Ito po yung isa pa, ito kasama po ito sa binibenta. Ayan, yung pababa na yan. Ito, commercial lot pa rin po ito. Yung sa baba na yon, mga inner lot po yon. Ayan, sa baba. Kaya nililinis nila yun para makita, kasi sumusukal na, para makita ng mga buyers loting mapagpipilian nila. Ayan. May mga party. May mga party pong mga pa-slope, malalim. Ayan, so makakapili pa naman po kayo na medyo mataas, katulad nito, medyo mataas.
Yan. So sa mga interested buyer po, DM lang po kayo sa Kabocas Farmer FB page. Mga Kabocas, Kabocas Farmer FB page for more details ha. Ito po, kasama po ito doon sa loteng nakuha natin. Isa lang po ang nag-handle nito. Isa lang pong opisina nag-handle nito. 8 hectares po kasi lahat 'yan, kasama po yung sa atin doon. Ayun, nililinis nila. Ayan, ito kalsada. Ang road po natin, may mga kalsada nga po 'yan. May road po tayo doon. Sa may paliko doon, may poste na 'yung lagpas lang doon. May road po tayo diyan. And then dalawa nga doon sa nilalabasan natin. Meron pa doon sa isa. Bali tatlo po 'yung exit niyan. And then 'yan nga po i-develop po 'yan, magkakaroon po ng road 'yan. Linya na kuryente, linya na tubig. Ayan. Ito si Sir Eman. Sakto-sakto na dito si Sir Eman, oh. Siya po 'yung nag-handle. Siya po 'yung may power of attorney na naka-assign po dito. Naka-direkta po siya sa may-ari ng lupa. Sir, magandang hapon. Sir, ito ba yung commercial lot pa? Ito po, isan. Yan, isan diretsuhan na yan, ano? Ayan, mga kabukas, so, isan diretsuhan. Wala na silang gagawin dyan, tatayuan na lang yan. Ganda. Ayan. Ayan, mga kabukas. Pero isang linyahan lang yan, ano? Opo, isang straight lang yan. Isang commercial lot pag lang na. Pag drone mo yan, nakita mo ang ganda niya. Oo nga. Bali, ito 5,000 per square meter. May promo tayo dito na may libreng kubo yan kapag kakash. Ayun, mga kaya kabukas. Kaya pag inabail, pwede rin libreng kubo. Yeah, may libreng kubo pala pag kakash, mga kabukas. Hanggang saan to, sir? Doon? Doon, sa may bahay doon. Sa may bahay? Ay, mahaba pala. Mahaba po yan, 4,000 square meter to eh. Ah, 4,000 square meter. May available pa rito? Meron pa naman. Ayan. So mga kabukas, ha, PM lang po. Kabukas Farmer FB page. Pawi ka na rin. Hindi pa po. Mamaya pa kami. Mamaya pa. Ayan, uwi na rin kami. At ilinis maigay. Oo, para makita. Pag tagaraw-tagaraw, makasuro tayo ng mga... Ayun. Ayos natin yung landscape ng lupa. Oo, ayun. Kasi linis muna. Oo, linis muna. Saka para makita din nila yung itsura ng lupa. Ayun, dami sili dun. Oo, nga. Ayun, mga kabukas, si Sir Eman po. Siya po yung nagmamanage po ng property. Ayan. Okay, sige sir, thank you. Una na kami. Ayan. Mag-aapon kayo dyan lagi? Oo. Oh, bukas, nandiyan na naman. Sige. So ayan mga kabukas, yung po si Sir Eman, yung nagmamanage ng property. And ayun nga, ito pinakita na namin yung isang part po ng lot na property pa na kung saan marami pa pong available. And ito nga, yung commercial lot, yung isang mahaba na yan. Available po yan, 5,000 per square meter. Minimum cut is 100 square meter. And ito po, may mga inner lot pa po dyan sa pababa na yan. Nabanggit nga niya na ipapasuro niya pa yung mga sobrang mga matatarik. Ipapasuro nila para mas gumanda po yung lote na makukuha nyo. So PM lang po ko mga kabukas sa Kabukas Farmer FB page kung interesado po kayo para ma-assist ko po kayo. Ayan, hanggang dito na lang mga kabukas at uuwi na kami. Yeah. So maraming salamat po sa palaging yung pagsama sa lahat po ng mga solid kabukas. Maraming salamat sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre po sa ating kaibigan ni Sir Boy at Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong Kabukas Farmer na nagsabing sabi-sabi tayo mangarap, magsikap, at ikita lahat ay kumilos. At siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye.